Ngayong araw na ito, subukan kong libutin ang lalawigan ng Bataan dahil sa ganda ng kanilang lugar at mga kurbad ng kalye na ating pinagigiliwan. Walang eksaktong destinasyon o lugar na pupuntahan kung saan lang tayong dalhin ng ating biyaheng ito. Kaya samahan niyo ako sa aking road trip! So, papagas muna tayo para dire-diretso biyahe natin. So yan mga kalok, so kapagpagas na tayo na sa halagang 500. So syempre pa nasa 8.14 meters yung pinagas natin. So parang dinagdag na lang natin yon dun sa gasolina natin nakalagay na sa motor. So ngayong araw na to, samahan nyo ako bumiyahe papunta ang Morong, Bataan. Wala tayo oong stop destination na pupuntahan. Mapapansin nyo, hindi maganda ang klima, umulan. At dapat talaga, alas stress pa lang ang madaling araw, bumabiyahin na ako. Alis na ako ng bahay, pero ilang oras na? 4:34, di ba? So, ipagkalahating oras rin ako naghintay para lang tumila yung alat. Pagtapos ng ilang oras na biyahe, nandito na tayo sa bayan ng Balanga, Bataan. Dito ko na rin nadaanan ang Tatanato River Park, sa isa sa mga barangay dito sa Balanga. So, yun, pahinga lang muna ako dito sa Tatanato River Park. So, ayan, na-meet ko si Ma'am Bides, ayan, no? Nanay Eden. Nanay Eden po, ha? Nanay Eden. So, kumakain tayo ng loamy na rin. At syempre, Pilipino, kahit mainit, nagkakape tayo. So, hintay-hintay lang natin yung magbukas yung ano, kasi yung naliligo pa daw yung mismo caretaker. Sinilip ko mula dun sa tulay, napakaganda. Napakasimple ng lugar at napakapayapa. Ito yung isa sa mga hinahanap ko na lugar na alam mo yung pwede mong paglambayan. Kung saan na napadaan ka dito sa lugar na to. Na unang-una, malayo naman ako dito. Kumbaga, minsan lang ako mapapadaan. Pero once na mapadaan ulit ako dito, alam ko kung saan ako pwedeng huminto. So yun, kanina meron akong nakausap na nagtitinda na 20 pesos lang yung entrance fee. So okay na yon para rin dun sa caretaker at din sa mismo pag-maintain nung mismong yung river park. So nakakaano talagang bumiyahe mag-isa kasi yun, wala kang kausap, wala kang kakakulitan habang mga biyahe. Pero nakaka-relax din. So actually, hindi naman first time na bumiyahe ako mag-isa. Pero first time kong mag-road trip ng mag-isa. And baka kasi may bumiyahe lang ako, magsa may sabihin, may pinuntahan lang ako. Pero ito kasi, road trip lang to. So, ang target ko talaga is Morong. Pero nung dito ako dinaan ni Google Map at to, natagpuan ko nga itong Tanato River Park. Ano, hello. So, nakadaan na tayo din sa mismo Tanato. And then, sabi ni ate, meron daw ditong view deck. So, since nandito naman na tayo, ikutin na rin natin itong barangay Tanato. At yun nga, meron napansin ko may mga estudyante ng criminology na nagtatanim sila. Ngayon, parang siguro exercise yata ni sa planting program sila. Tignan lang natin kung saan ako dadali na kong kali na sa op. So yun na, bababa na tayo at papunta na tayo na ulit ng Morong. Back on track tayo. So sinilit natin itong Mountain Bay Camp. Yan yung nasa likod. So mukha siyang commercial at mukhang expensive. Diba? So pero anyway, next time lang natin ito papasukin. Tingin muna tayo ng iba.
Ayun, nasa bagak na tayo ngayon. Welcome to Barangay Binukawan. Binukawan. Yan, tama. Lagoon Restaurant. Ano, sarap ng kali dito. Banking, banking. Tayo ngayon sa Morong Bataan. Kaya nakalagpas na tayo ng bag-up. So ito na to. Morong Bataan na tayo ngayon. Pero tingin pa rin lang na makikita nyo na mapuno at maganda yung kalye. So mga nadadaan ako kanina yung mga mamahaling resort na, pero once na bumunta ka naman doon panalo pa rin naman, kumbaga sulit. Pero ito pala masaya na ako . Ganda ng ano, mga puno. Hindi ko sila kilala, pero puno sila. Yan, chill lang tayo. Chill. Hey, ano po? Freewheel lang tayo pa po ba? Actually, hindi na ako nakaligo kanina sa ilog. Aba, pero ang bala ko talaga ay maligo sa ilog. Pero ewan ko ba, bakit hindi ko na nakat kasi siguro kaya hindi rin ako naligo dahil medyo pagod ako baka. So yan mga kalok, so ngayon naman pupunta tayo dito sa may Tape River. So nagtanong lang ako kanina dun sa mga lokal, sabi daw dito meron sa kanto na to, kaya pinasok ko. And then meron din sila sa akin sinabi na falls. Ang problema dun sa falls, 15 minutes ang lakaran pagkatapos kung iwanan yung motor dun sa may parking. So dito daw, kaya naman na yung motor na ipasok, ilapit ng konti dun sa river. Pero check pa rin natin, di ba? Let's go, road trip daw . Eh mga kalok, so nandito na tayo sa may Tape. So nakapag-park na rin tayo. So nakita naman natin kanina, rough road yung dadaanan. Tapos ito, kailangan mo maglakad papasok. Pero mga ano lang, 2 minutes. Mawala pa nga . So tanong na natin agad. Ayan yung mismong Tape River. Ayan na. Yeah, so pakiusap sa mga naliligo sa Tape, dito na lang po ilagay ang yung mga basura natin. Ayan, so niya yung mga basura kailangan natin itabi na maigi. So daan-daanan tayo dito dahil madulas yung mga baso. Hahanap na lang tayo ng spot dito. Naliligo mga bata. What?
Bambi. Bambi. Okay. Nandito na tayo ngayon sa mismong tabi. Ito, sa mismong river, nakaupo na ako dito. So, isa lang napansin ko dito. Since hindi siya masyadong tinatao or walang masyadong naliligo, kung mapapansin mo, yung mga bato masyadong ilulumot. So, ibig sabihin, hindi siya nagagalaw or yun, walang naliligo. Kumbaga talagang well-preserved or virgin yung mismong tape river. So kaya pala nung minsan nag-research ako sa Google or sa YouTube, walang lumalabas na tape, Tape River. So parang first, ako yata ang magbablog dito sa lugar na to. So napakaganda. Sabi nung dalawang bata nandito kasama kong naliligo dito sa ano, sa ilog. Mahaba pa to. So papunta yun sa may papuntang bundok siguro. Pero hindi masyado nang naliliguan. Tinanong ko rin yung kalye, di ba kanina naman nakita pansin nyo na rough road. So yung rough road na yun, kung makakarating ka rin dun sa mismong dulo rin nung river na to. So mamaya subukan kung pag-isipan ko kung pupunta ako dun. Or titignan ko. Pero dito pa lang satisfied na ako na nakaupo lang ako dito, tinitignan ko yung bawat agos, yung mga agos ng tubig, tsaka yung huni ng mismong ilog habang tumatama sa mga batuhan. Samahan nyo, pakinggan natin yung lagaspas, pagaspas o lagaspas ng tubig. Ayan na ngayon meron na tayong iced coffee. So kasi nilagyan ko ng yelo yung mainit nating kape. Makakalokso, napaka ganda ng lugar na to, napaka virgin. Alam mo yung mga lokal lang talaga yung mga naliligo. So yun lang yung nakita ko dun sa lugar na yan. So tara, ikot na muna tayo. Makakalokso, nandito tayo ngayon sa Morong, Bataan. Medyo naingot naman na rin natin at nakapag-ilog. So ang bala ko ngayong araw na to, umikot ng Maribeles. So, silipin natin ang ganda ng Maribeles na rin. Since nandito naman na rin tayo, bakit hindi pa natin sagarin? Diba? So, tara! So ito na nga, tinuturo niya Bataan Nuclear Power Plant. Ayan. So titignan natin. Ayan. So pakita ko na lang sa inyo. Pero alam ko talaga bawal dyan pumasok. So ito yung mismong paskil niya, yung yan, no? Diba? AKA Bataan Nuclear Power Plant. Bakit? Meron bang one or two? Siguro meron naman na. So parang feeling ko talaga na hindi siya pwedeng pasukin ng civilian.
lang, yan lang yung ano nyo. Tapos yun, yun yung mismong pangalan, Republic of the Philippine National. So, try natin pumunta. Sabihin ko lang, magpicture lang ako dun sa ano. So yan na mga kalok, so nakapagtanong na tayo dun sa guard. So open for public naman itong Bataan Nuclear Power Plant. Pero bago ka makapasok, merong schedules. So ito yung mga pwede nyong makontakt. Yan, so step 1, applicant client, diba? Submit request. Yan nga, yung purpose, date of visit, tapos yung list of participant, diba? Para makapasok. Ayan, so walang bayad, oh. Tignan mo. So confirm your ship request, review and verify the availability of the request date approved. Ayan, so may gate pass, tapos yung division manager. Okay. Submit the proof of approval for BNPP tour at BNP main gate. It's a BNPP admin building. So iba-iba. Kumbaga ito, parang proceed at audio video room. Proceed inside BNPP complex. Tapos may mga oras lang. Okay. So yun, total time 2 hours na. So tapos ito yung pwede nyong i-email bnpp@napocor.gov.ph. Yan, or pwede nyo silang i-message sa Bataan Nuclear Power Plant. So next time mga kalok, so pupunta tayo dito with permit. So syempre susundin natin yung rules kung paano makapasok dito. Yan, so dito i-montage ko na lang kayo, papasal ko na lang kayong ganyan. Diba? So ito yung mismo. Yan yung fences nila. So yan o. Tapos sigurado may mga parabang ilang kilometro rin to. Siguro mga nasa 1 kilometer din or 2 kilometers papunta yata. Doon kasi medyo mahaba-haba yung kalye. Ayan o. O diba? Ang haba ng kalye o. So bandang dulo pa siya. Ayan. So ayan. So makikita natin dito. Ayan nga. BNPP tour visit conducted from Monday to Friday. Except holidays, from 8 a.m. to 10 a.m. only. We do not accept walk-in. So, bawal mag-walk-in. So, kasi dapat nyo talagang i-email sila yung bnpp@napocor.gov.ph. So, ilalagay na rin natin dyan para makita nyo sa mga interested na pumunta dito. Katulad ko, interesado ako. So, I'm gonna try to email them yun, para mag-ask tayo ng permit. Yun, no? National Power Corporation 1936. Diba? Napakatanda na ng lugar na yan. Pero ever since, according to sa history, hindi siya talaga naggumana. Diba? So anyway, so diretso tayo. So kung makikita nyo, papunta tayo ng pabagak tayo. Tapos Maribeles. So tara. Welcome to Bagak, Bataan. So, aalis na tayo ng Morong. Bagak na tayo. Kaya na, kung napapansin niya, yung magandang tanawin na yan, yan yung mismong Maribeles. Ganda, no? Pero, kung mapapansin nyo, hindi mo makikita ang tuktok dahil natatakpan siya ng ulap. Di ba? So, ang gagawin natin ngayon dyan, lilibutin natin yung buong paligid. So, yan mga kalok. So, itong kalye na to, ito na yung mismong papunta ng Maribeles. So, ito na yung iikutan natin dahil nadaanan na natin yung mismong bagak na shrine nila o yung circle na tinatawag. Ayan. Di natin alam kung kakaliwa tayo dito o kakanan. So, tignan muna natin. Magmamapa tayo. Natin magmabagal dahil may tumawid na. Ay, putang ina mo. Ay, gago, wag kang bumalik. Indot ka.
Dahil huwag kayong mga kabol. Narating ko ang tinatawag nila na Little Baguio dito sa Bagak, Bataan, Diudec. At meron pa tayong mga tropa na nakilala, sila Sir Alex at ang kanyang mga katrabaho sa Medtex. Mga kalops, meron pa tayo dito ng nadaanan dito sa may Maripene. So, tulay lang siya. So, ito yun, pakita ko sa inyo. Ilog siya. Ayan o. Okay na pa tayo ng ilog. So, ngayong araw na to, maraming tao dahil siguro yung mga lokal to tsaka mga dayo na din na gusto magpalamig dahil sa sobrang init ng panahon. Diba? Pero hindi natin alam kung anong meron din sa dulo. Nainganya tuloy akong bumaba. Parang gusto ko tuloy bumaba para silipin kung anong meron din sa dulo. Dahil tignan mo, naglalakad pa rin sila papunta dun eh. No, kaya meron din sa dulo. Tatanungin na lang natin. So yung mismong ilog pala, ang pangalan pala niya ay Upper River or Upper Binaan River. So, mukhang maganda ang agos niya kapag siguro tag-ulan. So, ngayon dahil tag-araw, medyo tuyot. Pero napakaganda, nakakatuwang tignan dahil ang daming mga residente na liligo. So, may entrance fee siya na yan, per head na 25 pesos. Kapag senior, pag gano'n naman, nasa tamang edad ka, eh, magbayad ka ng 50 pesos. Tama naman yun. So, yan o. So, yung lugar na yun. So, next time lang natin to pupuntahan. Pero at least, meron tayong nalaman dito na spot na pwede nating paghintuan. At minsan magpalamig dito sa Maribeles. Let's go! Ang huling destination ko ay ang Sisiman Lighthouse. Ngunit sarado na ito, kaya dito na lang ako sa mismong view deck nila. Nagpalipad ng drone at para matanak kung gaano kaganda ang Sisiman. Mga kalok, so nandito tayo sa may Sisiman, Barangay Sisiman. Barangay Sisiman dito sa Maribeles. So ito yung Bundok San Miguel na tinatawag nila. At sa likod nyan, merong lighthouse. Pero sabi ni tatay, yung kanina pinapagtanungan ko, eh sarado na. Hindi na nila bawal nang pumasok doon kahit lakarin mo man papunta doon. At nung nakita naman natin sa aerial shot na masyadong malayo, so siguro tama na lang siguro nung nagpalipad lang tayo ng drone kasi nga masyado ring malayo pala, hindi pala nagpapapasok na rin doon papunta sa lighthouse. So yun, siguro dito lang magtatapos muna yung road trip natin sa Maribeles, Morong, di ba? Pero napakasaya at ang dami nating nakitang magagandang kalye, magagandang tanawin dito sa lugar na to. So sana subaybayan nyo pa rin ang mga road trip ko at shoutout ulit dun sa mga nakilala natin dito sa Little Baguio, sa may Bagak Bataan View Deck. So, yun, maraming salamat sa inyo ulit. So, tara, maghahanap na lang tayo muna ng kakainan natin
dito na tayo magme-merienda since alas 4 na. So, malamang sa malamang, madilim na tayo makakaalis dito at nakakabalik sa Maynila. So, tara, let's go na mga kaloks!